Good morning guys. Ngayon meron na naman akong isang pasyente. May makinaan mo kung diyan natin ito sira. Ito guys, ito yung infusion pump namin na ginagamit. Na 3-in-1 na siya. Tatlong syringe sa isang unit. So yan, makita mo yan. So ang problema nito guys, walang power yung isa. Ito meron. Itong isa. Ito meron. So, ito lang ang walang power, guys. Walang power yung isa. So, yung dalawa, okay. Pero yung isa, sira siya, guys. So, ngayon, titignan ko, guys, kung anong problema. So, wala kang power. Titignan ko lang siya. So, una, guys, tingnan ko muna yung battery. Kasi, bawat isa niyan, mayroon tag-iisang battery. So, titingnan natin kung kabattery lang siya. So, yan guys, makikita mo, tag-iisang battery yan sila. Kaya, yung titingnan ko yung gitna. Kasi yung gitna ang walang power eh. So, unang-una guys, pag ganito, unang titingnan mo, battery ka na agad to, kaya yung, kasi may power yung isa lang kasi ang power supply nito guys, sa tatlong yan isa lang yung power supply niya, so magkakaiba-iba lang ng battery sa charging, tag-iisa-isa sa lang battery. So titingnan ko tong isang battery na to kung sira ba. Sa tester. So, titingnan ko yung buntahin niya kung meron pa. So, meron siya guys, pero 3.3 volts na lang. So, hindi na niya kayang ipapower yung ano? Ito kasi 6 volts dapat. So try natin, tatanggalin ko itong isang battery, lipat ko dito. So ganun lang mag troubleshoot guys, lipat lang basta mga ganitong klaseng syringe kasi tag-iisa naman sila ng battery. Siyang 6 volts. Okay, ito guys, 6.5. So ngayon, itatry ko muna siya dito. Itetesting ko lang siya kung magpapagod pa. Yun. Yung parang, paglagay ko parang guys, power na. So ngayon, yun ang problema niya, battery. So depleted lang yung battery. So wala na siyang power. Wala na siyang power.
So ayan guys, may power na siya. So meaning itong battery wala na, ano na. Sira na siya. Kung ayan na mag-charge. So makita mo guys, pag sinaksak ko yan, dapat magka-charge yung light. Iilaw yung light para sa charging. Ayun. Tama guys. Itong isa guys, wala siyang ilaw yung charge. Tiyan mo, as in, wala siyang light ng charge. Wala siyang charge light, kaya siguro pala. Ayun, no? Ito meron. No? Ito rin meron. No? So ito guys, wala. Wala siyang light. So ngayon, yun ang iti-check natin ngayon. Try ko munang i-reset yung battery. Ano nga pala guys, pag-reset ng battery nito, lubat na rin siya pala. So ayun guys, pag-reset ng battery nito, ganito lang. Press mo lang itong dot, then start. See? Ah, kailangan niya ng i-off muna. I-off ko muna guys, kasi hindi mag-reset yan pag naka ano na yung lever niya. So ganun, mali. So guys, so wala siyang ilaw. Wala rin siyang ilaw. Ito meron. Ito meron. Ito lang, wala gitna. So nung nilipat ko yung battery niya, nilipat ko yung battery nung kapaya, gumana siya kasi may charge na 6.5. Itong isa wala. Ang problema, may problema yung charging niya. Yung mapunta charging. Charging voltage yung problema. Tagal mag ano. Ito guys, ililipat ko lang itong literary, ano na to, baka kasi sa pag ano lang nag-charge pa naman siguro to. Ikabit mo sa kabila para mag-charge na siya. Charge. Lipat ko lang yung may laman, may so itong isa na mag-charge. Tingnan ko muna yung kanyang. Self in practice. Lagi na natin. Kasi may problema tayo sa charging. Mamaya lang natin i-reset yung battery. Thank you.
din yung battery natin. Kasi walang charge. So, buksan natin yung likod. Kailangan natin tanggalin pa lahat ng battery. Ay, kaya bago natin tanggal, open yung back cover niya, kailangan natin tanggalin yung lahat ng battery kasi naka-screw nga pala sa back side. Isang pagtanggal ng screw. Ito pala guys, may bago akong building tools. Yun, Bosch. Pang malakasan. Kailangan ko maliit eh. Matanggal eh. Kailangan ko ng maliit. Ayun. Malakas din to guys. Ito guys, itutulak mo lang siya, iikot na. Kailangan problema, illustrate na yung screw na. Screwhan mo. So ngayon, wow. Tanggal na siya. Tanggal na. Wow. Haba pa lang ng tunay dito guys. Wala palpas ang size. Kaya pala, sobrang haba. Sa-isa. Kaya pang salito. Kaya pang luwagan. Thank you.
hirap. Super haba. Yes naman ito guys. Haba guys, oh. So tatlong mahabang screw. So ngayon, yung power niya. So yan ka muna. Ah. So ngayon, ang isang battery ang walang ayaw charge ito. Itong power supply na to. So and to guys, ito mga power supply, ito is MPS power supply to guys, madali lang direkta rin to. Yun guys, ito yung power supply na yung ayaw mag charge. Durug na durug. First, we will check the fuse. Check muna natin yung fuse guys. Muna natin, tingnan muna natin dyan bakit ayaw mag-power on para sa charging. So ngayon, check muna natin yung fuse. Lights ang fuse guys, wala siyang fuse. Open yung fuse, bakit open yung dalawa pa? Tekta ko bakit dalawa? So dalawang open ang fuse. Baka may sira tong regulator. Check muna yung regulator guys. Kasi usually pag pumuputok ang fuse, may dahilan. So meron namang iba, pag pumuputok ang fuse, ang dahilan naman yung nag-high current yung battery mo. So isa rin yun sa mga cause. Pero mas sigurado bago mo palitan ng fuse, bago ka magpalit ng fuse, check mo muna yung regulator kung may shorted ba, kaya yung brakes type na diode.
yun lang una mong chicken muna. Kasi yun lang naman yung nag-cause ng pagputok ng fuse eh. Lalo na primary. So okay yung regulator niya. Wala siyang shorted. So check ko muna yung IRF. Dapat wala ang shorted na ngayon, 0.5. So 0.8. Okay din guys yung regulator niya. Okay yung fuse niya, yung umutok yung fuse niya, okay naman yung regulator. So guys, yung regulator niya. Ito yung regulator. Saka ito yung IGBT. IGBT niya. IRF. So, MOSFET. Ito yung MOSFET niya. Okay naman siya. Hindi naman siya shorted. So, meaning, okay pa yung ano niya. So siguro resistor pala. So sigurin yung mga diode niya para may shorted din. So okay naman. Secondary niya. So, wala. Wala namang shorted sa secondary. Ayan, pag si meron siyang capacitor, may voltahe. Pag sinukat ko ng voltahe yan, DC, meron yan. 3 volts, 3.7. So, okay lang yan. Kasi yung stored capacitor nito yan eh. Yung 5.5 volts, hindi nag-discharge. So, saan yung ano niya? Light niya? Baka AC niya? Okay naman. Okay naman siya. So, okay naman yung bridge type diode niya. Wala namang shorted. So nag-open lang talaga guys yung ano, masira lang talaga yung fuse niya. So ngayon papalitan ko na siya ng fuse. Yung fuse niya is ang value. milliamps. 0.5 ampere lang. Baba lang talaga to. So ngayon dito tayo sa kabilang cable ko. Dito ko gagawin to. So, ito ako sa aking area. Kasi yung area ko ng pang SMD component. So, dito rin kasi yung aking panghina. Ayan guys, dito ako sa aking SMD components. Titingnan ko muna sa kung may mga iba pang SMD component. So ayun yung pumutok na fuse guys. Yan, ilang ampere. Yan. Ayun yung fuse na pumutok guys, 500 milliampere.
500 milliampere, 250 volts. So, yan muna. Yun yung gawin ko. Yo, as dito ko kasi tinitingnan yung mga SMD components pag hindi ko nakikita. Yan. So, pakulitan mo siya ng fuse. So, hinahanap na ako ng fuse. So ngayon guys, maghanap ko na ako ng fuse na kaparehas yan sa aking mga junk. Kasi mahirap maghanap ng fuse niya eh. Ito, ng value to. One ampere. Hanap na ako ng fuse sa mga arc. Dito ako makahanap ng mga fuse. Ako meron akong fuse dito eh. Daddy. Wala na rin. Wala na rin akong mga fuse na bilog. Marami kasi akong fuse guys, ganito. Ito guys, marami akong mga fuse na ganito. Pero ano eh, kailangan ko yung special yung lug. Ngayon ay tabi ba ko dito. Ayan guys, yung mga fuse box, so guys, ayan, klaseng fuse yan. Ayan, kailangan mo kasi yan, meron kang stock yan kasi lahat ng ampere meron yan. 1, 2, 1.5, 2 ampere, 3 ampere, lahat yan meron ka dapat. Ayan, ito rin, oh, yun yung mga fuse. Ito may mga slow blow fuse ako. Ito ay nire-require sa mga medical equipment, slow blow fuse. Kaya lang wala ako nung isang special lang. Bilog. Ano po nga ako nung bilog?
So guys, may nakita ako, mayroon akong fuse, ayun na, bilog. So, ayun din kung okay ba ito. Yeah, there is some visitors we have coming. Outside Almana. Why? Oh, that's my money. I buy that one. Yeah, I'm using that one. No, I will give that one to my bacha. Somebody phone you. Hmm? No, it's my video. There, check. Oh, nice. Send it for us, government. Huh? Send it, Tata. Tata machine. Take that one away. Why, you're not open? You're not on. Remove plastic or remove rubber already one day already. What's that? For sticking. Yeah. Remove all. Already working it. Dirty. Clean. You know this. You want to go inside your brother. Huh? Huh? Inside, but broken already. See here already. Go inside. The problem, not we do this one. You are poor, no? Yeah, but it's not. It's not. It's not. It's this one. But this one, you buy the old one. See? This one, I remove one there,
But this one down because see up. Because it will not go inside. It's already see. Already it will go inside, even broken all here. Broken also here. So how can we put nicely that one? All broken. See? This is my I put already that one, this one. Oh, glue. This one here inside. Clean only here. Because there is still glue. Okay, it's still wet. Wet only. Oh, this. Do not post this one, because it will broke. Yeah, I don't push. This one, see? Like this, I am taking. But this one, down. All working. See how I remove that one here? Because you did not buy sawa-sawa this one. No, you did not buy me with home. With home, should be you buy with home. Mm-hmm. Home button, you did not buy. It's not original here, see? But already somebody opened that one. Because there is no more screw there, lack of screw. Last, after carbon again, you fix. You buy with home. Buy with home, better. Oh, all the time like that. This time you buy with home, mistake, without home, buy. Better. Last, you need the summer, I will throw. Throw that one, what you will do? I mean, original. Yep, case, that one, oh, put in the case. I won't put this one. Order another one with home. Oh, use now, buddy, after some time. Of course, this one, five your batcha, after 5 months, broken this one. No, I will do my wife, don't give him help. You will give again that one. There is still 1 month only for this screen. Only I have too much. Yeah. Okay, salamat, Kuya. Oh, okay. We will drink something or do. No lunch. Problem, Kuya. After 1 week, oh. No problem.
800 milliampere guys ang ipapalit ko lang. Wala akong 500 eh. Pero pwede na rin 800. So yun guys, pagkaya dito sa aking area. So ngayon, sipon na siya kung okay na ba. Okay. So wala naman siyang sorted. So yun, check na natin kung pwede na ba. So na natin guys. Kasi okay, mayroon yung connection dito, kailangan saktong-sakto sabay. So ayun guys, ngayon guys, ipapower ko muna siya ng isa lang. Ito lang muna ipapower ko. Tingnan ko lang kung puputok pa rin ba yung fuse. Kasi pag pumuputok pa rin ang fuse, meron na pa rin siyang problema. Pero wala akong nakitang shortage guys sa system, sa power supply. Pagpapawirin yung sa gitna. Fire to the home. So hindi ko muna kinabitan siya ng battery para malaman ko kung iilaw ba yung charge niya. So yung easy power niya. Yung puputok pa rin siya. Hindi lang. Yun. Puputok pa rin yung fuse. So meaning, may problema talaga siya. So, may problema guys, pumutok pa rin yung fuse. Troubleshoot ko muna yung power supply. And watch nyo lang yung continuation guys. Troubleshoot ko muna siya, pumutok na naman yung fuse na nilagay ko. So, yun. Continue na lang tayo. Stop na.